Right? Sunod natin. Coming from Mazup PH, we got Ted Claudio. Ted? Hello! What's up? Yan. Yun, no? Ayos naman sa setup, Sir Ted. Wow! Nice yun, no? One, Sir Ted. Grabe ba setup? Oo, ayos. Para nagtatanong ako eh. I-zoom natin. Yun, no? Yan. Wow! Ang sinasabi ko. So, studio. First question ko muna ay Miss Riva. So, Miss Riva. Kumusta? I'm okay. 4 years ago, nakita ko rin sa vlog mo sa YouTube, sa first Q&A mo, binabrag mo yung mga photos mo ng Katniel. So, are you a Katniel fan? Yes po. Kasi parang wala naman atang, ewan ko lang ah, parang karamihan ng mga tao dito sa Pilipinas talagang lagi nanonood ng mga videos ng Katniel. Pero until now, hindi pa ata alam ni Kat saka ni DJ yun. Hindi ko pa yun nababanggit sa kanila na nagpa-picture ako sa kanila before. Tapos nung G2B Fair, hinahabol ko pa yung van nila kaso dinumog na. So hindi ako nakapagpa-picture sa kanila. Yeah, pumunta siya nun. Talaga? Kaya, running color. Tapos kaya first day, nung nakita ko sila, I mean, nung parang nagpa-swab pa lang kami, hindi ko alam yung ire-react ko kung mag-fangirl ba ako or tahimik na lang ako. Pero naging tahimik na lang ako. Kaya until now, hindi nila alam yung ngayon lang, Sir Ted. Surprise! Stig. Yun. Nice one. So, as a certified Katniel fan, ano yung pinaka-paborito mong Katniel moment na off-cam while you were with them off-cam for this last three weeks? Siguro po yung kasi po may mga eksena na si Catherine lang, may eksena na si DJ. Pero kapag kunyari mga isang oras lang sila maghihiwalay, maririnig mo yung, Tami! May gumagalan mo yun. Sobrang nakikita na po na ilang years na sila pero parang isang buwan lang sila. Parang nasa ligawan stage pa rin sila. Sana all. Uwa goals. Ay, ganon. Thank you, Riva. Salamat po. So, second question ko naman, para kay DJ sa Akikat. Okay po. So, yung story nito is tungkol doon sa mga conflicting na mga magiging in-laws, di ba? So, kunyari lang, ha, kung hindi sort of agree sa'yo yung family ni Kat, DJ, how far would you go para manuyo sa family nila. So would you do it yung traditional way? Ano yung magiging mga strategy mo? Mabot naman ako doon, Sir Ted. Siyempre, bago naman kami naging kami ni Catherine, nanligaw ako sa kanya ng tama. Bumibisita talaga ako sa bahay niya at hindi naman kagad lahat doon. Hindi yung pamilya ni Catherine botong-boto sa akin. Hindi, talagang dumaan ako sa butas ng karayom. Talagang may natako doon. So, siyempre, hindi mo naman pwedeng madaliin na magustuhan ka kaagad. So, through time, talagang nagpakilala lang ako kung sino ako, di ba? Ano nga ba talaga ang gusto ko, siyempre, di ba? So, you know, dumaan ang mga panahon at nakilala naman nila ako. So, I think, minahal din naman nila ako. Of course. Masado na bakat. Sobra, as in, para na siyang anak ni Mama, Sir Ted, honestly. Yeah, sobra. Si Tita May ng Ermat ni Catherine, grabe yun. Grabe yun mag-alaga sa akin ng mga panahon. Pag may sakit ako, grabe yung mag-alala sa akin. Yun ang nagdadala sa akin sa ospital. Hanggang ngayon, talagang pag umibisita ako doon, paghahandaan ako ng pagkain. Kaya, ano in naman. Na yan over the years. Yes, hindi yun basta lang na ganun dahil kung sino ko, ano mang pangalan ko, wala. Walang ganun-ganun sa kanila. Kailangan ko ipakita ang pagkatao ko sa kanila. Definitely ngayon. Pwede nasa na talagang lahat na soon. Gila mo. At soon. Okay, thank you very much, guys. Thank you, Sir Ted. Congrats to you sa series na to. Ibang klase yung set ni Sir Ted. Diretso tayo sa kay Albert Abilido, Chicanes Avenue.